Kaibigan, meron akong sanang gustong sabihin sa iyo. Alam mo ba na merong milyong-milyong mga Kristiyano na nabubuhay dito sa mundo? Ngunit ang nakakalungkot, 99% ng mga Kristiyano ang nakakagawa ng pagkakamali. Bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat! God bless! Sa isang malayong nayon, merong isang yungib na napakadilim. At pinapaniwalaan ng mga tao na doon sa yungib na iyon ay merong kayamanan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nangahas pumasok doon. At isang araw, merong isang lalaki ang talagang naghihirap sa kanyang buhay. At napakinggan niya ang patungkol doon sa madilim na yungib na iyon. At ang sabi niya sa kanyang sarili, ano kaya kung ako ay papasok sa yungib na iyon? Siguro naman matutustusan ko na ang lahat ng pangangailangan ng aking mga anak kapag ako ay pumasok sa yungib na iyon at makuha ko ang mga kayamanan ng mga nandoon. At sa madaling sabi, itong lalaki na ito ay pumasok doon sa yungib na napakadilim. At ang tanging dala-dala lamang niya ay isang kandila at isang bayong. Habang siya ay pumapasok sa yungib na iyon, ay talagang nasabi niya sa kanyang sarili na, totoo nga, napakadilim sa yungib na ito. Sapagkat habang hawak-hawak niya ang kandila, ay hindi niya halos makita ang kanyang daraanan. Habang siya ay lumalayo na mula doon sa pinagpasukan niya na butas doon sa yungib, maya-maya, meron siyang naaninag na nagkikinangan na halos kasing laki ng mga barya. At ang sabi niya sa kanyang sarili, ito na nga, ito na yung kayamanan na sinasabi nila. At ito pong lalaki na ito ay dali-daling pumaroon sa mga nagkikinangan na yon. Dala-dala ang kandila at ang kanyang bayong. At kanyang pinagpupulot ang mga kumikinang na mga bintong ito. At nung kanyang mapupuno na ang kanyang bayong, nakaagaw sa kanyang pansin ang isang malabola ang laki na sobrang kinang na medyo malayo sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ay hindi nagdalawang isip na puntahan ang kumikinang na ito. Ngunit, kanyang iniwan ang kanyang bayong at ang kandila ay itinirik niya doon sa lupa na kanyang kinakatayuan. At nang siya ay malapit na doon sa malaking kumikinang na ito, at habang tinatanggal niya ang batong ito na kumikinang, biglang mayroong hangin na nakapasok doon sa yungib. At ito ang naging dahilan kung bakit namatay ang ilaw ng kanyang kandila. At ang yungib ay nabalot ng napakadilim. At itong lalaki na ito ay wala na siyang makita kahit isang anino lamang ng kanyang daraan. At itong lalaki na ito ay nagsimulang hanapin ang kandila. Ngunit, ang nakakalungkot, itong lalaki na ito ay nadapa. Lumipas ang isang linggo, ang pamilya ng lalaking ito ay talagang nabagabag na sapagkat hindi pa rin umuuwi ang kanyang asawa. At merong nakapagsabi, isa sa
tao na taga-Nayon. Sabi niya, baka ang iyong asawa ay pumasok sa iyo. At itong asawang babae na ito, kasama ang mga barangay officials, ay pumunta doon sa yungib. Daladala ang kanilang mga ilaw. So madaling sabi, nakita nila yung lalaki na iyon na bangkay na. At ang kanyang kamay ay nakaunat malapit doon sa kanila. Isang nakakalungkot na pangyari. At isang nakakalungkot na napakalaking pagkakamali ang nagawa ng lalaki ito. Ay iwan niya ang kanyang ilaw. Ang sabi sa John chapter 8 verse 12. Si Kristo ang siyang ilaw dito sa sanlibutan. At ang sabi pa nga po sa John chapter 12 verse 46. Naparito dito sa sanlibutan upang siya po ay maging ilaw. At ang kung sino man po manampalataya sa kanya ay hindi po mananatili sa kadiliman. Ngunit ito po ang isang malaking pagkakamali na nagagawa natin pong mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Katulad po ng lalaking ito ay iniwan niya ang ilaw. Sa ating pong buhay, iniiwan natin ang ilaw para lamang doon sa mga makamundong bagay na kung saan ito ay pansamantala lamang sa bawat isa sa atin. At hindi natin alam na kapag sinimulan nating iwan ang ilaw na ito sa ating buhay, unti-unti din tayong mamamatay espiritual. Ang sabi niya sa John chapter 15 verse 6, tayo mananatili sa kanya ay tayo po ay mahihagis doon sa apoy. Ito po ang isang malaking pagkakamali na ating pong ginagawa sa ating pong buhay. Ang sabi po sa John chapter 3 verses 19 hanggang 21. Si Kristo po ang siyang ilaw. At kung hindi man tayo manatili sa kanya, tayo ay mapaparoon sa kadiliman. At ang sabi niya sa John chapter 11 verse 10, tayo ay madarama kapag wala tayo sa liwanag. Alam niyo po ba na kapag tayo ay na kay Kristo, walang hanggang mga bagay ang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay, walang hanggang kasaganahan sa ating buhay, walang hanggang kasiyahan. Lahat ay puro walang hanggang. Ngunit ang pagkakamaling ginagawa natin ay ipinapalit natin ito sa mga pansamantalang mga bagay dito sa sanlibutan. Kaibigan, ano ba ang dapat natin gawin ngayon? Ang sabi sa John chapter 12 verse 36, palataya doon sa ilaw upang tayo ay maging anak ng ilaw. At ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 33,
Unahin po natin ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Panghawakan natin ang ilaw ng ating buhay. At ang lahat ng bagay dito sa mundong ito ay ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, isang katanungan muli ang aking iiwan sa inyo. Ikaw ba ay nananatili sa ilaw? Ang sabi po sa John 15 verse 1. Tama po, kung sino mang manatili sa kanya, ay siya rin pong mananatili sa atin. At tayo po ay magbubunga ng mga kaibigan. Mahal ka ni Jesus. Ayaw ka niyang madapa at mabalot ng kadiliman sa iyong buhay. Kaya siya ay naparito sa lupa upang maging tanglaw ng mga tao. Kung wala pa sa iyo ang ilaw, lumapit ka sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng liwanag sa iyong daraan. Agabayan ka niya, tuturuan ka niya kung ano ang iyong dapat gawin. Mamahalin ka niya at siya ay mananatili sa iyo at hindi-hindi ka niya pababalikan. Basta lumapit ka lamang sa liwanag. Maraming salamat po mga kaibigan sa panonood ng video ito. Pakisubscribe na rin po kung ikaw po ay bago pa lamang sa ating pong channel. At pakishare na rin po sa inyo pong mga kaibigan. Baka isa rin sila sa nagkamali sa bagay na ito. Pakihit na rin po ang notification bell para pag meron po tayong mga bagong video ay manotify po kayo. Maraming salamat po sa ating lahat.